Hello guys, hello mga ka-Pixie. Welcome back to our channel. Welcome to another general reading episode natin dito sa Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating daily tarot kapalaran para ngayong October 11, 2022 para sa lahat ng zodiac signs. Ito yung general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Ito yung oracle deck na gagamitin natin for today mga ka-Pixie. Bubuna tayo ng isang card bawat isang zodiac sign para sa inyong daily message. Mag-start tayo sa, by the way, bago tayo mag-start guys, no, shoutout muna tayo, a random daily shoutout. Hello po kay Miss Sir Michael John, MJ Music Lover, and Angelina De Andres. Thank you so much mga ka-Pixie sa pag-comment nyo sa ating previous video mga ka-Pixie. So, mag-start tayo sa Capricorn guys, no? Ang lucky numbers for Capricorn ay 886. 886 para sa Capricorn. Para sa Capricorn, mga ka-Pixie, we have the summer energy para sa inyo, no? Very aktibo ang inyong enerhiya, mga ka-Pixie, very motivated. Pinagpapala din kayo, no? The sun is shining brightly sa inyo, mga ka-Pixie. So, makikita kayo ng maliwanag. Very clear ang inyong isip. Very panatag din, no? Kumbaga, panatag, mapayapa, ganyan ang energy na nasa paligid nyo, mga ka-Pixie. And ito yung magandang panahon para kumilos or gawin yung mga plano nyo, i-implement nyo yung mga plano nyo, yung mga strategy nyo, mga ka-Pixie. Start implementing them, mga ka-Pixie, no, habang mainit-init pa, kumbaga, okay? Take action, no, habang favorable pa sa inyo yung sitwasyon, mga ka-Pixie, para makakita kayo ng magandang, ito yung, ano, pagtatanim season para sa inyo. Magtanim, ay, tibiro. So, magtanim kayo ng magtanim mga ka-Pixie, no? Gayahin nyo yung mga langgam, di ba? During summer, dun sila nag-iimpok ng kanilang mga makakain, no? So, ganun din ang gawin yung mga ka-Pixie para sa panahon ng tag-ulan or sa harvest season. Dadating din sa inyo yung harvest season na kung ano yung itinanim nyo, siya yung aanihin. So, guys, make sure na mag-focus kayo, no? I-focus nyo yung inyong energy sa, huwag yung sayangan, kumbaga yung panahon nyo right now. Okay? So, yan ang mensahe para sa inyo, Capricorn. Yung next message natin, guys, is para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang lucky numbers for Aquarius ay 216. 216 para sa Aquarius. We have the Divine Physician in reverse, mga ka-Pixie. Maganda ito, guys, no? Kasi ibig sabihin nito, nakaka-recover na kayo, no? Sa mga pinagdadaanan nyo, mga ka-Pixie, and may mga tao na talagang tumulong sa inyo para maka-recover. So, guys, wag nyong ibaliwala or wag nyong i-take for granted yung mga taong tumulong sa inyo. Make sure na magpasalamat kayo, mga ka-Pixie, each and every time, no? Sa mga bagay, sa mga tao na tumutulong sa inyo. Makakatayo na rin guys sa sarili nyo mga ka-Pixie. Take it slow mga ka-Pixie, no? Slowly but surely ang importante is nalalampasan nyo na yung mga pinagdaanan nyo, nasa recovery stage na kayo, no? And you are ready to go again, no? Sa mga next na hamon ng buhay. Alright? So yan ang mensahe para sa'yo, Aquarius. Yung next message natin guys is para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang lucky numbers for Pisces ay 425. 425 para sa Pisces.
We have the King of Scrolls energy. This is an air sign energy, mga kapixie, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, you may be dealing with an air sign, guys, no? Pero sinasabi rin dito, mga kapixie, na baka meron kayong kailangan pagdesisyonan, baka may iniisip kayo, mga kapixie, baka may mga pinaplano kayo. Make sure na gamitin nyo yung isip nyo, okay? Gather as much as information or data as you could, mga kapixie, no? Mag-based kayo sa data, mag-antay kayo ng mga tamang impormasyon, mga kapixie. Pag-aralan nyo mabuti, huwag kayo magpadalos-dalos, guys. Gamitin yung utak, no? Kung hindi nyo kaya mag-desisyon para sa sarili nyo, pwede kayo magtanong na ibang tao, mga eksperto, ganyan, na maaaring makatulong sa inyo, o kaya tanungin nyo yung mga opinion nila, ganyan, para alam nyo yun, pwede nyo i-consider sa pag-desisyon nyo, mga kapixie, okay? Pero, guys, bago kayo mag-desisyon, no, make sure na gamitin ang isip, timbangin mabuti lahat ng mga kaalaman, okay? Alright. So, yan ang mensahe para sa'yo, Pisces. Yung next message natin, guys, is para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Aries ay 248. 248 para sa Aries. We have caught in the ruins in upright, mga kapixie. Ibig sabihin ito, guys, no, nakabilanggo pa kayo sa mga, may mga nagpapahirap pa sa inyo, and nakabilanggo pa kayo din sa mga bagay or sitwasyon na nagpapahirap sa inyo. This may be your negative thoughts and assumptions of the past, mga kapixie. Maaring mga pangyayaring naganap na sa buhay nyo na hindi kayo makamove on, hindi mawala sa isip nyo, hindi mawaglit sa isip nyo, na feeling nyo nakabilanggo na kayo doon, okay? And for some of you naman, mga kapixie, parang naaano rin kayo, na kukulong kayo sa inyong mga limiting beliefs, na ibig sabihin parang yung mga limiting beliefs, mga kapixie, yun yung nagiging dahilan, parang binibigyan nyo ng limitasyon yung mga kakayahan nyo, mga kapixie, okay? Ito ay dahil sa self-doubt, kulang ng confidence sa sarili, hindi masyadong naniniwala sa inyong kakayahan, guys, no? So yun yung reason kung ba't kayo nagkakaroon ng limiting beliefs, guys, no? So always remember, guys, no, you can be, do, have anything that you want in your reality. As long as you can think of it, you can have it, mga kapixie, okay? So, guys, make sure na yung i-focus nyo ng attention nyo is yung mga bagay na gusto nyo. Para yun talaga yung mangyari sa inyo, okay? And, yeah, so, yan ang mensahe para sa'yo, Aries. Yung next message natin, guys, is para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Taurus ay 817. 817 para sa Taurus. We have the bird's nest in reverse, mga kapixie, no? Ibig sabihin nito, guys, ready na kayo sa mga susunod na adventure ng buhay nyo, no? Marami na kayong natutunan, marami na kayong natutunan na leksyon, ready na kayo sa next chapter, ready na kayo sa next adventure, ready na kayong lumabas ng lungga nyo, mga kapixie, no? So, huwag kayong matakot, magkaroon kayo ng tiwala sa sarili nyo, mga kapixie, alright? And, huwag kayo din matakot lumabas ng inyong comfort zone. Huwag kayong matakot na sumubok ng mga bagong bagay. Kasi ready na kayo, guys. Ready na kayo, ready na kayo, ready na kayo. Okay? And for some of you, guys, na maaari kayo magkaroon ng separation with another person in your life. So, maaaring ito ay kapamilya, ganyan, or malapit sa inyong puso, na maaari kayong magkahiwalay ng landas dahil sa mga obligasyon, no? Pwedeng dahil sa trabaho, ganyan, or relocation, mga kapixie, maaari magkaroon ng relocation din sa inyong buhay or travel, ganyan, okay? So, yeah. Yan ang mensahe para sa inyo, Taurus. Yung next message natin, guys, is para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Gemini ay 250. 250 para sa Gemini.
So para sa Gemini, this is a water sign energy, Queen of Roses energy, mga Kapisces, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you may be dealing with a water sign, and for some of you, mga Kapisces, maaring may kumatok sa inyong pintuan ng pag-ibig. Knock knock, who's there? Gemini. Water sign. Water sign ho. Yee! So maganda ito, mga Kapiksi, kasi mararamdaman mo, if you have a specific person sa romantic relationship, mga Kapiksi, mararamdaman mo yung tunay na pagmamahal at intention niya para sa inyo. Pinagbubusan ka ng panahon, pinagbubusan ka ng TLC, tender love and care, mga Kapiksi. So make sure na i-value itong relationship. Maganda yung connection nyo, matibay yung inyong pagmamahalan, mga Kapiksi, no? Punong-puno pa ng emotional attachment sa isa't isa. So make sure na i-value nyo ito. For some of you naman, mga Kapiksi, this may be a new person coming into your life. Maaaring mag-confess or maaaring magparamdam ng kanyang intention sa iyo. Alright? So, congratulations, Gemini. Yung next message natin, mga Kapiksi, is para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang laki numbers for Cancer ay 054. 054 para sa Cancer. We have the lookout energy para sa inyo, mga Kapiksi. Ito'y babala, no, na maaaring may sigalot, no, na ma-experience kayo, Cancer. So, this is a warning message, okay? So, make sure na maging handa kayo, mga Kapiksi, no? And don't worry, normal naman yung mga pagsubok sa buhay, mga Kapiksi. And yun ay pamamaraan ni Universe para matuto tayo ng leksyon sa buhay and mag-mature tayo and mag-grow tayo, mga Kapiksi, no? And at the end of that journey, syempre palaging may mga blessings na kaakibat yan. Especially yung experience, yung mga natutunan nyo, magiging guide nyo siya para maiwasan nyo yung mga same mistakes, ganyan. Or yung magiging gabay nyo siya, reference nyo sa mga susunod na journey ng buhay nyo, mga Kapiksi. And mas mag-grow kayo and magmamature kayo kapag na-handle nyo ito ng maayos, mga Kapiksi. So, it's also a blessing in disguise for some. So, huwag masyadong matakot kapag kami mga ganitong klaseng energy. And besides, mga Kapiksi, pwede nyo itong maiwasan kung hindi kayo magfo-focus sa mga negative thoughts and assumptions sa buhay nyo, okay? In the absence of negative energy, mga Kapiksi, only positive energy remains. So, ibig sabihin, walang puwang yung mga problema or mga ganitong klaseng sitwasyon sa buhay nyo kung hindi nyo sila iniisip, diba? Kung hindi nyo binibigyan ng attention, no? So, wala silang space sa buhay nyo because life will always reflect to you kung ano yung dominant thoughts mo, mga Kapiksi, okay? So, kung palagi ka lang nag-focus sa masaya, 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 happy, 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 syempre, happy, happy lang din yung may experience nyo sa buhay because that is the law, mga Kapiksi, okay? So, yan ang mensahe para sa'yo, Cancer. Ang lucky numbers and angel numbers for Leo ay 000. 000 para sa Leo. So, para sa Leo, mga Kapiksi, we have the Hilarion energy. And maganda ito, guys, no? Kasi ibig sabihin nito, may mga taong palaging nagmamasid at handang tumulong sa inyo, mga Kapiksi, your ancestors, your loved ones, mga Kapiksi, no? They're always with you, mga spirit guides natin, mga Kapiksi, no? And tinutulungan ka nila para mabigay yung tamang kaalaman or tamang direksyon sa buhay mo, mga Kapiksi, lalo na kung ikaw ay naguguluhan. That's why it's very important na magdasal ka kapag naguguluhan ka. And trust your intuition, no? Kasi ginagabayan ka ng iyong mga gabay sa pamamagitan ng iyong intuition para hindi ka maligaw ng landas, lalo na kung nahihirapan ka mag-isip logically or analytically, mga Kapiksi. Gamitin ang iyong intuition, hindi ka mapapahamak, alright? Okay, so yan ang mensahe. Palagi magdasal, guys, no? Huwag kalimutan magdasal every single day.
So, yan ang mensahe para sa iyo, Leo. Yung next message natin, guys, is para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang lucky numbers for Virgo ay 308. 308 para sa Virgo. So, paths unknown, mga kapiksi, para sa Virgo, ibig sabihin nito, guys, meron kayong kailangan pagdesisyonan sa buhay nyo na medyo nalilito pa kayo, hindi nyo pa sigurado, no, kung anong pipiliin nyo. Sa mga ganitong pagkakataon, mga kapiksi, no, timbangin nyo lang yung pros and cons, no. Make sure na pinag-aralan nyo lahat ng mga details, no, lahat ng mga impormasyon na sa inyo, ganyan, para hindi kayo mahirapan magdesisyon, just timbangin nyo yung mga pros and cons, no. Especially guys, pagdating sa pera, no, palagi ko yung sinasabi sa inyo. I-check nyo yung legitimacy and authenticity ng mga kumpanyang pinagpapasokan nyo. Hindi porke sinabi ng kaibigan nyo, ginawa ng kaibigan nyo, tapos kumita siya, baka mamaya sa simula lang yun, kumikita yun, lalo na yung mga Ponzi scheme na yung mga Ponzi scheme na negosyo, no, kunwari papasweldohin, ganyang kikita after 100 days, mayroon kang 30% na nag-generate ng income, ganyan-ganyan. Tapos, yung income pala, nanggagaling lang din sa mga bagong members. So, kapag nawala na ng bagong members, wala nang kikitain, diba? So, yun yung mga tinatawag na Ponzi scheme or known as Ponzi scheme. So, mag-ingat kayo sa mga ganun. Hindi porke kumita yung mga kaibigan nyo, gagawin nyo na rin, diba? So, mag-ingat. Kailangan gamitin nyo yung isip. I-check nyo yung legitimacy, diba, ng mga kumpanya. And always tell yourself that everything is working out in your favor, mga kapiksi, para makakatulong yan sa inyong pag-desisyon, kasi it will put you at ease, no, na kahit ano pa yung maging decision mo, palaging pabor sa'yo yung sitwasyon, mga kapiksi, okay? So, yan ang mensahe para sa'yo, Virgo. Yung next na mensahe natin, mga kapiksi, is para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Libra ay 405. 405 para sa Libra. So, para sa Libra, mga kapiksi, ito ang mensahe para sa inyo. We have Uriel and the Sphinx, mga kapiksi, no? Yung iba sa atin, parang feeling nyo kapag nagdadasal kayo, hindi masyadong pinapakinggan, ganyan. Ibig sabihin kasi noon, wala kayong nakikitang movement sa inyong physical reality, okay? And kapag wala kayong nakikitang movement, tsaka nyo naiisip na baka hindi sinasagot yung mga dasal nyo, diba? The universe is always responding to your prayers, mga kapiksi, okay? Pero depende yan, minsan kasi kahit nagdadasal kayo, sandamakmak naman na negative thoughts yung pumapasok sa isip nyo, mga kapiksi, and yun yung nagre-reflect sa inyong reality, hindi yung pinagdadasal nyo. That's why it's very important na magdasal kayo, pero yung part din ng mental diet nyo is kung ano yung pinagdadasal nyo, hindi yung mga ayaw nyo sa buhay, no? Kaya akala nyo, hindi pinapakinggan yung mga dasal nyo, when in fact, the universe is always responding to your thoughts, mga kapiksi, okay? So guys, make sure na palagi kayong aware, hindi lang sa pagdadasal nyo at the end of the day, kundi pati sa mental diet nyo all throughout the day, mga kapiksi. What are you thinking? Diba? Ano yung iniisip mo? Nagpo-focus ka ba sa gusto mo or sa mga reklamo mo? Baka naman kasi sa gabi ka lang nagdadasal ng gusto mo, pero buong araw naman puro iniisip mo, puro problema. So ano sa tingin mo yung mangyayari kapag ka ganun, kapiksi? Diba, palagi ko sinasabi sa inyo, life is always reflecting to you kung ano yung iniisip mo. So, make sure na kung ano yung pinagdadasal mo, yun din yung iniisip mo all throughout the day, para yun din yung i-reflect sa iyo ng reality, mga kapiksi. Huwag mong sisihin yung nasa taas na hindi dinidinig yung dasal nyo, when in fact, they are always responding to your thoughts, mga kapiksi. Alright, so yan ang mensahe para sa'yo, Libra.
Yung next message natin mga kapiksi is para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang laki numbers for Scorpio ay 942. 942 para sa Scorpio. We have the air sign energy para sa inyo, Scorpio. For some of you may be dealing with an air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Pero sinasabi din dito, Scorpio, na nagiging wise ka na, no? Gamitin mo ang iyong isip sa mga bagay na ginagawa mo, no? Timbangin yung mga sitwasyon. Gamitin mo yung pagiging logical mo, mga kapiksi, no? Para makapag-isip ng tama, makapag-decide ng tama. Make sure na nagsasaliksik ka, nagre-research ka, nag-analyze ka, no? Bago ka mag-desisyon, para hindi ka mapahamak, mga kapiksi. And kung wala kang masyadong tiwala sa sarili mo and naguguluhan ka, ganyan, magtanong ka sa mga ibang tao, humingi ka ng rekomendasyon or feedback sa kanila para matulungan ka, magkabayan ka, alright? Na maaaring makadagdag sa'yo sa pagdidesisyon mo, kapiksi. Okay? So, yan ang mensahe para sa'yo, Scorpio. And then, yung last message natin, guys, is para sa Sagittarius and Moon Rising Sun and Venus. Ang lucky numbers for Sagittarius ay 449. 449 para sa Sagittarius. So, we have commitment in reverse, mga kapiksi. Maaari kayo magkaroon ng disagreement, no, with some people in your lives. Pwedeng sa relasyon nito, mga kapiksi, kung ikaw ay nasa isang romantic relationship, maaari kang magkaroon ng disagreement, ganyan, or konting miscommunication, misunderstanding with a specific person in your romantic life, mga kapiksi, maaaring sa partner mo or specific person. For some of you naman, maaaring kahit kanino rin, no, pwedeng kaibigan, or mga contractual obligations, ganyan, mga kasamahan sa negosyo, business partners, ganyan, mga kapiksi, or sa mga sales, ganyan, baka hindi magkaroon kayo ng misunderstanding ng mga kliyente mo, ganyan. Daanin lang sa maayos na usapan, mga kapiksi. Kailangan nyo munang kumalma, okay? Kalma, kalma, kalma. Importante na maging kalmado, mga kapiksi. At kapag makikipag-usap kayo, do it in a calm manner, mga kapiksi, kasi ang goal nyo is ma-resolve yung issue. So, kung makikipag-usap kayo, dapat kalmado para ma-resolve talaga yung issue. Otherwise, kung makikipag-usap kayo tapos mainit yung ulo nyo, lalo lang lalala yung problema. Okay? So, make sure na nasa calm state kayo, guys. Communication is the key. Alright? So, yan ang overall message natin, guys, para sa inyo for today. Let me know if naka-resonate kayo sa messages. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.